Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaro Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Newsline Weekend Report. 14 sa buwan ng Nobyembre taong 2020. At sa ulo ng ating mga balita, 25 kaso ng gender-based violence sa panahon ng pandemya na itala sa lungsod ng Calapan. Mahigit 6,000 lumika sa Oriental Mindoro dahil kay Bagyong Ulysses. At barangay pinagsabangan sa Nauhan, niragasan ng tubig baha, Gabion Dike sa barangay San Carlos, nabutas. Sa detalye ng ating mga balita, sa pangunguna ng DTI Oriental Mindoro, umarangkada na muli ang diskwento caravan sa lungsod ng Calapan na ginanap sa barangay Maidlang at barangay Navotas nakaraang ika-6 ng Nobyembre. Layunin nito na ilapit sa mga residente ang mura at mababang halaga ng mga pangunahing bilihin. Nagbabalita si Jacqueline Ikal. Umarangkada na muli ang diskwento caravan ng Department of Trade and Industry Oriental Mindoro sa barangay Navotas at Maidlang lungsod ng Calapan noong ika-6 ng Nobyembre katuwang ang lokal na pamahalaan ng lungsod. Ang mga nasabing barangay iilan sa mga coastal areas sa lungsod na napag-alaman ng pamahalang lungsod na lubhang naapektuhan ng pananalasan ng nagdaang bagyo. Bilang tugon ng DTI Oriental Mindoro, inilipit nito sa mga residente ng lugar ang mura at discounted na halaga ng mga pangunahing bilihin. Kasama sa nasabing programa ang isang grocery store sa lungsod ng Calapan na nagbibigay ng pangunahing supply ng mga bilihin. Mahigpit pa rin ipinatutupad ng DTI Oriental Mindoro ang minimum health protocol upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Binigyan din rin ni Provincial Director Arnel Hutalia sa mga mamimili ang layunin ng programang ito at ang mga benepisyon na maaaring makuha ng mga consumer at entrepreneur. Hindi lamang sa lungsod ng Calapan isasagawa ang naturang programa. Maging ang iba pang munisipalidad sa lalawigan ay kanilang pupuntahan upang maghatid ng serbisyo sa mamamayan. Sa pananalasa ng bagyong Quinta sa Oriental Mindoro, tulad ng karaniwang senaryo, malaki ang naging epekto ng bagyo sa mga puno ng saging, kaya naman isang banana rehabilitation training ang idinao sa pangunguna ng Mindoro State College of Agriculture and Technology sa pamamagitan ng Project Saray. Tunghayan natin ang detalye sa report ni Mel Francisco. Sa tuwing may mananalasang bagyo sa isang lugar, mga saging ang isa sa mga pangunahing nasasalanta gaya ng sinapit ng mga puno ng saging sa Oriental Mindoro nang dumaan dito ang bagyong Quinta. Kaya naman, isang pagsasanay hinggil sa banana rehabilitation ang idinaos ng Mindoro State College of Agriculture and Technology sa pamamagitan ng Project Saray o Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines sa Barangay Parang, Calapan City, Oriental Mindoro, as sa 6 Nobyembre. Ang Project Saray ay isang proyekto na pinangungunahan ng University of the Philippines Los Baños at maswerteng napasama ang MINSCAT sa 11 state universities and colleges na kabilang sa programa na nakatutok sa pag-aaral upang mas mapaganda ang produksyon ng 9 na pangunahing agricultural na produkto, kabilang na nga ang saging at palay. Nasa 3rd taon na ang proyekto kung saan naghahanap sila ng mga farmer cooperators na handang tangkilikan ang resulta ng pag-aaral ng Saray. Ito kasing Project Saray ay project ng national, headed by UPLB. So ang swerte tayo kasi ang MINSCAT na pasama dito na meron tayong 9 na commodity na focus for study. Ito yung mga priority crops na tinitingnan kasi napapansin na may mga kakulangan sa supply or yung iba naman ay kailangang itaas yung production at kasama dito ang rice. So sa ngayon, nasa year 3 na tayo ng project at itong aming inilalabas na ito sa kaya nagkaroon ng mga cooperator ay pinapakita na namin yung lumabas doon sa resulta ng study na pwedeng makatulong sa production ng saging. So yun yung at tuloy yung aming tuloy yung paghanap namin ng mga farmers na willing na gamitin yung technology namin sa production ng saging. Samantala, kaugnay ng rehabilitasyon ng mga saging, ayon pa kay Saray MINSCAT Project Staff Level 2 Edgardo Agoncillo, mas mainam anyang simulan na agad pagkatapos bumagyo ang rehabilitasyon ng mga nasirang puno upang makabangon ng mga ito, lalo pa at may sucker anya na pwedeng ituloy. Kailangan lang nating iayos agad yung mga halaman na natira, na nasira. Unang-una, dapat i-assess natin
gano'n ba yung extent ng damage, gano'ng karami yung natumba, nabali, alin yung pwedeng iayos. So kapag na-assess na natin, yung mga dapat iayos na puno na pwede, iayos na kaagad. Tanggalin yung mga sira, lagyan ng abono. Tuloy lang yung recommendation namin, yung cultural management practices, gagawin lang ulit natin yun. Para mas mabilis yung recovery, kasi dun sa study ay lumalabas na mas mabilis yung panahon na makaka-harvest ka sa saging kung siya ay na-rehab mo kaagad after ng typhoon. Merong lumalabas na difference na almost 80 days na pag-itan kumpara doon sa mag-i-establish ka ng panibago. Yung sucker niya, nakasunod agad yon. May sucker na pwede mong ipatuloy. Hindi pwedeng mawalan. Para sa susunod na, halimbawa, 8 buwan o 9 na buwan, meron na uling bunga na makikita. Pagbabahagi pa niya, dahil sa epekto ng climate change, mas malimit na ang mga bagyong dumarating at upang hindi lubusang mapinsala ng kalamidad kapag Nobyembre at Disyembre. Nakikitaan niyang mas epektibong magtanim mula buwan ng Mayo hanggang Agosto upang may panahon pang makarecover ang saging kahit bumagyo sa huling quarter ng taon. Sa timing, tinitingnan namin sa range nung May, June, July hanggang August. Tingin ko, kung tamaan man siya ng bagyo ng December, meron siyang time to recover para makapag-produce pa ng dahon at makapagbigay ng bunga. So yun yung tinitingnan ko na isang pwede. Samantala, bagamat maraming farmers pa rin ang gumagamit ng suwi ng saging sa pagtatanim, patuloy naman nilang ipinakikilala ang dalawang teknolohiya sa pagpaparami ng pananim na saging, ang tissue cultured at macro propagation. Ngunit may pagkakaiba ang dalawa. Mas sensitibo ang proseso ng tissue cultured na ginagawa sa laboratorio at limitado ang supply nito, habang kaya namang gawin ng ordinaryong farmer ang macro propagation. Same lang yung itsura, same lang yung quality ng planting materials. Kasi yung sa tissue culture, medyo mabigat yung production kahit may laboratory tayo. Kung ang kailangan kasi dyan, skill na tao sa laboratory para ka makaproduce. Kung yun ang kulang, maraming laboratory na itinayo, pero yung skilled na tao na gaganap, doon may problema. Very limited yung number ng tao na gano'n. Pero yung pinapractice ko ngayon, yung macropropagation, kahit simpleng farmer lang, actually meron akong community na ginaguide ngayon, yung PMUI sa Victoria, na ito ay pamayanan na mga mangyan yung nandoon. Doon tinuruan namin sila na mag-propagate ng saging sa paraang macro. O, kukuha ka lang din ng healthy na sucker, walang sakit na puno ang pagkukuhanan, tapos siya yung ipaparamihin mo. Masisimulin mo siya ng marami. Simula sa isang form ng saging, pwede makaproduce ng 20 to 100 na planting materials sa simpleng paraan. That is a technique. Walang ibang ginamit na chemicals, walang iba. Paraan lang. Propagation technique. So, Lisa, sa mga interesado namang malaman ang teknolohiyang ipinakikilala ng Project Saray, maaaring bumisita sa Astor Building, Minscat Main Campus sa Barangay Alcate, Victoria, o makipag-ugnayan kay Project Staff Level 2 Edgardo Agoncillo sa numero bilang 0967-2499-897. Sa kabila ng nararanasang pandemya, may naitatala pa rin na kaso ng pang-aabuso ng kababaihan at bata. Sa lungsod ng Calapan, may nasa 25 kaso ng gender-based violation ang nai-report. Ilalahad sa atin ang detalye sa balita ni Jacqueline Ical. Bagamat panahon ng pandemya, hindi pa rin maiiwasan at may naitatala pa rin na kaso ng pang-aabuso ng kababaihan at bata. Base sa natanggap na report mula sa Provincial Advisory Council, nasa 25 kaso ng gender-based violence ang naitala sa lungsod ng Calapan. Ayon kay Gender and Development Focal Person Nanit Jeronimo, ang ilan sa mga ito ang nakakapagreklamo ngunit may iba pa rin ang hindi nakakapag-file ng report dahil sa nararanasang pandemya. Katuwang ang pulisya, mahigpit nilang tinututukan ang kaso ng karahasan at inaabusong mga bata at kababaihan. Meron. Dun sa last Provincial Advisory Council namin, nagbibigay naman sa akin ng datos ang Calapan City at saka ang Provincial Police. Sa Calapan, meron tayong kaso na 25 cases ng gender-based violence. Nakapile yung iba, nakakapagreklamo, yung iba hindi. Bakit? Kasi pandemic.
ano, nagpapasalamat tayo sa mga pulis kasi yan ay nagagampanan nila at tinututukan. Kami ni FC tutok din kahit ganitong pandemya. May mga babae din kaming kinikater at yung mga babaeng inaabuso, nire-refer namin yon. Paliwanag pa ni God Focal Person Jeronimo, mas delikado pa ang mga kababaihan sa loob ng bahay sapagkat karamihan sa nagiging oppressor ng mga ito ay kanilang mga kamag-anak o kasama sa bahay. Sa kabila ng nararanasan ng mga ito, may kababaihan na rin ang lumalakas ang loob na magsumbong sa kinauukulan. May mga babaeng inaabuso sa panahon ng pandemya ay nandun sila sa loob ng bahay. Di ba dapat nga pag nasa loob ka ng bahay, protektado ka, safe ka. Pero hindi. Ang mismong oppressor nila ay miyembro ng pamilya. Mas delikado ang babae sa bahay. Kasi ang mga nananakit o nangaabuso sa kanila ay tatay, kapatid, lolo, at mismong asawa ay inaabuso ang asawang babae. Naturalmente, mainit ang ulo. Sabi nga nila, mainit ang ulo ng mga lalaki. Pero hindi ibig sabihin yon na dahil wala kayong kinikita, pagbabalingan mo yung babae, pwede. Bilang tulong sa mga ito, inire-refer nila ang mga ito sa CSWD at barangay na siyang autorisadong makakapagbigay ng legal assistance sa mga ito. Bukod dito, handa rin ani ang umagapay si God Focal Person and Advocate Jeronimo sa mga babaeng inaabuso at humihingi ng tulong. Nanawagan rin siya sa mga konsernadong ahensya, individual at samahan na sama-sama tulungan nilang sugpuin ang usaping ito ng mga kababaihan at bata dahil hanggat hindi natatapos ang pandemya, hindi rin aniya maiiwasan ang karahasan at pang-aabusong nararanasan ng mga ito. Nananawagan ako sa lahat ng sektor ng lipunan at ng fellow Rotarians na pagtulungan natin ang usaping ito ng babae hanggat hindi natatapos ang pandemya. Maraming babae ang delikado ang buhay, lalo ang mga bata. Walang chance ang mga babae na lumaban pag nandun ka sa loob ng bahay. So nananawagan ako sa mga kapwa ko babae na tumindig at lumaban. Ang simbahan, tinatawagan ko rin, tulungan nyo kami para ma-protektahan ang mga babae. Magtulong-tulong po tayo. Samantala, sa tuloy-tuloy na pagkalat ng COVID-19, patuloy rin ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at kapulisan upang maipalaganap ang disiplina at kooperasyon sa mga mamamayan laban sa nasabing pandemya tulad sa bayan ng Pinamalayan kung saan katuwang ng LGU ang Pinamalayan MPS mula sa pagbabantay sa mga pasaway, contact tracing, gayon din sa inspeksyon ng mga gagamitin sa solo home quarantine ng mga LSIs, ang pagbabahagi ng Pinamalayan MPS sa kanilang pagkilos contra COVID-19 sa ulat ni Mel Francisco. Ang bayan ng Pinamalayan ang ikalawa sa Oriental Mindoro sa may pinakamataas na nagkaroon ng positive COVID-19 cases, sumunod sa lungsod ng Calapan. Kaya naman patuloy ang pagkilos ng lokal na pamahalaan katuwang ang kapulisan upang mapigilan ang pagkalat ng nasabing sakit dito. Sa panayam kay Pinamalayan Municipal Police Station, Deputy Chief of Police for Operation Police Lieutenant Marvin Hernando, regular ani ang pag-iikot nila sa buong Pinamalayan at pinagmumulta ang mga hindi sumusunod sa ipinatutupad na basic health protocols, alinsunod sa ordinansang ipinasa ng sangguniang bayan. Yung ating kapulisan is nag-deploy tayo ng mga tao, nagkakanda kang iikot sa patrolling kung saan nailan natin mga face mask, kung saan may mga tao nakakita tayong mga walang face mask, kinikita natin ito. Tapos inire-remind natin yung social distancing lalo sa mga matatagong lugar gaya ng palengke, mga supermarket. At patuloy tayong umiikot pa rin sa barangay, yan ay time to time para ma-maintain natin yung disiplina ng tao para sa abot ng COVID. Kaya nga po nagkaroon kami ng ordinansa ang ating munisipyo at 500 pesos po yun para sa mga diyan po social distancing po, physical distancing at saka po yung pag-ano po natin ng curfew. Mahigpit na pagpapatupad natin ng curfew from 8 p.m. to 5 a.m. Kaya po ang kapulisan po umiikot para may iwasan po natin. Mahigpit rin ang Pinamalayan sa mga pulisya para sa mga locally stranded individuals kung saan dahil sa pagkapuno ng mga quarantine facilities. Maliban sa pagsunod sa mga panuntunan sa pagbiyahe pa uwi, maaari lamang umuwi ang isang LSI o ROF kung may magagamit ito para sa solo home quarantine. May sariling kwarto, CR at mga hiwalay na gamit.
Nagsasagawa niya ang MHO kasama sila ng inspeksyon upang mapatunayan na may magagamit nga ang LSI para sa solo home quarantine nito. So before dumating ang LSI po, ang aming pong kapulisan at mga taga MHO, sinecheck po namin yung lugar. Titingnan namin kung talaga may sariling kwarto, yung kwarto may sariling CR para sa solo quarantine, home quarantine na kinakailangan. Samantala, maging sa stasyon ay doble ang pag-iingat na ginagawa ng Pinamalayan MPS na kasalukuyang pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Anthony Ramos bilang Chief of Police. Gaya ng ibang establishmento, no face mask at no face shield, no entry din dito. May sanitation facilities at regular ang disinfection. Nanawagan naman sila ng kooperasyon at disiplina ng mga Pinamalayanyo upang patuloy na labanan ang COVID-19. Lahat po ng papasok ng aming station dapat po ay nakasuot po ng face mask at saka face shield. Social distancing po at minimintin po namin yung kalinisan po lagi ng aming station. For disinfect, galibaw mga chloros para inano po namin at saka mga tutupat. Ano po, required po namin yun. Alcohol po, wasano at saka yung temperature po, minomonitor po namin. Sa pangungunan po ng aming jefe na si Police Lieutenant Colonel Anthony Ramos, sa amin naman po sa part ng PNP po, ang hiniling po namin sa ating mga kababayan na sana po makiisa, makioperate at panitili ng disiplina sa sarili para labanan natin sa ang COVID. Kasi ang alam namin is pang disiplina at saka kooperasyon lang sa amin ang mabisang panlaban sa COVID. Sa kabila ng pananalasan ng bagyong Ulysses sa lalawigan, tuloy pa rin sa bayan ng Anauhan ang pagtatapos ng nasa 100 TESDA scholars sa Longfield Agricultural Training Center sa ilalim ng Rice Extension Services Program. Ang iba pang detalye sa report ni Jacqueline Ikal. Sa kabila na naging hagupit ng bagyong Ulysses sa bayan ng Nauhan, itinuloy pa rin ng Longfield Agricultural Training Center ang pagtatapos ng nasa 100 TESDA scholar na sumailalim sa 14 na skills training. Ang mga nagsipagtapos ay kumuha ng training course program na Farmers Field School in High Quality Inbred Rice, Seed Certification at Farm Mechanization. Ang mga ito ay benepisyaro rin ng Rice Extension Services Program Scholarship sa ilalim ng pondo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang mga nagsipagtapos ay nakakuha ng libreng tuition fee, training allowance na 160 pesos kada araw, 500 pisong para sa internet modular allowance at health protection equipment allowance at GSIS accidental insurance. Ayon sa TESDA Oriental Mindoro, layunin ng naturang training course na palawakin pa ang kaalaman ng mga magsasaka, farm workers at dependents sa mga makabagong paraan ng pagsasaka sa pamamagitan ng mga modernisadong kagamitan at paraan ng pagtatinim ng palay mula sa paghahanda ng lupa, pagpupunda hanggang sa pag-aani ng mga pananim nito. Naglalayon din ito na pataasin ang kita at ani ng mga magsasaka at makapagbigay ng maayos at may kalidad na palay at bigas sa merkado. Samantala, dinaluhan ang naturang graduation ceremony ni ng Mayor Mark Marcos, ETI Director Pat Andrew Barrientos at TESDA Provincial Director Joel Pilutin. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. This feeling, it's so, so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Let's get the show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes is you and me. Just right here at home. Oh, cause the best place in the world is still with you, I know. Right here with you, oh. Just here at home, oh.
wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mula noong bagyong Quinta at sa sunod-sunod na bagyong dumaan sa Mindoro, muli na namang lumubog sa baha ang Kagisikan Elementary School sa Bayan ng Kalapan, kung saan dahil sa maagap na paghahanda, wala anilang nasirang gamit sa kanilang paaralan. Magbabalita si Jao Maronilla. Dahil sa epekto ng bagyong Ulysses na nagdala ng pag-ulan sa Mindoro Provinces, isa rin sa mga halos lumubog sa baha ang paaralan ng Kagisikan Elementary School sa lungsod ng Kalapan. Ayon sa naturang paaralan, simula noong bagyong Quinta at mga sunod-sunod na pagpasok ng ibang bagyo, palaging pinapasok ng matataas na tubig at baha ang kanilang paaralan na nagdala ng kasiraan sa ilang mga gamit nito. Lalo na anila noong bagyong Quinta kung saan nasira ang ilan sa kanilang mga ipapamahaging learning modules. Sa pagsalanta ng bagyong Ulysses, maagap anila sila sa pagtataas, pagtatabi at pag-aayos ng mga gamit sa kanilang paaralan upang hindi na ito maabot ng baha at maiwasan muli ang pagkasira ng ilan sa kanilang mga kagamitan. Samantala ayon sa DepEd Calapan City, dahil iba-iba ang sitwasyon ng bawat paaralan at komunidad dahil sa naging epekto ng bagyong Ulysses, ang pagbabalik ng distance learning ay nakapaloob ang desisyon sa mga paaralan na naaayon naman sa sitwasyon ng kanilang komunidad. Anila, para sa mga barangay sa Kalapan na lubhang naapektuhan ng bagyo, mas paiirali ng mga paaralan ang pangunawa sa mga magulang at estudyante at iiwasan dito ang pagbibigay ng pressure sa mga estudyante para sa pagpapasa ng kanilang mga modules. Sa pagdaan ni bagyong Ulysses sa bansa na naramdaman din sa Oriental Mindoro, mahigit 6,000 Mindoreño ang inilikas mula sa 79 na barangay sa iba't ibang bayan at lungsod ng Kalapan. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Mel Francisco. Sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro, umabot sa mahigit 6,000 katao ang lumikas sa iba't ibang bayan at lungsod ng Kalapan dahil kay bagyong Ulysses. Ayon sa datos ng PDRRMO, November 12 mula alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, 6,071 ang bilang ng mga inilikas na individual o 1,771 ng mga pamilya mula sa 79 na barangay sa iba't ibang bayan at sa Kalapan City, kung saan pinakamaraming evacuees sa Nauhan na umabot ng mahigit 2,000 katao. Mahigit 1,000 naman sa Puerto Galera at mahigit 900 sa Kalapan City. Kabilang naman sa mga binahang lugar ang ilang bahagi ng Kalapan City, ganun din sa mga bayan ng Nauhan, Rojas, Mansalay, Bulalakaw, Victoria at Puerto Galera. Magkakatuwang naman ang local DRRMOs, mga pulis, sundalo, bombero at iba pa sa rescue operation sa mga naipit sa mga delikadong lugar, ganun rin sa mga motorista na naipit naman sa mga nabinahang kalsada. Ayon pa sa PDRRMO, walang iniulat na nasawi, nawawala o nasaktan sa epekto ng bagyong Ulysses sa Oriental Mindoro. Samantala, as of 7:15 ng gabi, nagsimula namang mag-resume ang biyahe ng mga barko sa Kalapan Pier kasabay ng pagkawala ng storm warning signal sa lungsod. Samantala, sa bayan ng Nauhan, hindi pa man lubusang nakakabangon mula sa hagpit ni Bagyong Quinta, muling sinubok ang mga Nauhenyo sa pinsalang dulot naman ni Bagyong Ulysses. Mulat sa mga nagdaang Bagyong Rolly at Shawnee, puspusan at seryoso ang naging paghahanda ng bayan ng Nauhan, subalit marami pa ring Nauhenyo ang naapektuhan at ilang lugar rin dito ang binaha. Ang mga naging kaganapan sa ulat ni Jake Viray. Gabi pa naman ang 11 na Nobyembre, nagsagawa na ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan dito sa pangunguna ni Nauhan Mayor Mark Marcos, katuwang ang kanilang MDRRMO. Sa ulat ng MDRRMO, as of November 12, nasa mahigit na 600 pamilya ang mga lumikas at pansamantalang sumilong sa 15 evacuation centers na itinalaga kasama ng mga tahanang nagbukas ng kanilang pinto para sa kanilang mga kababayan.
Nakapagtala rin ng mga ito na 14 na barangay na may ulat ng pagbaha sa kanilang lugar. Kabilang na dito ang mga barangay ng Apitong, Bagong Buhay, Sampaguita, Masagana, San Nicolas, San Carlos, Barcinaga, Adria Luna, Binagsabangan 1 at 2, Moto de Raso, Malvar, Andres Ilagan at Naguiba 2. Umaga naman ang 12 ng Nobyembre na magsimulang tumaas ang tubig sa may Pangalaan hanggang sa hindi na ito madaanan ng mga sasakyan. Bandang alas 12 ng tanghali na magsimula itong bumaba hanggang sa idineglarang passable na ang naturang lugar. Subalit siya namang itinaas ang tubig at kumagasa sa barangay Pinagsabangan Kurba. Paliwanag na nauhan MDR-RMO, may bahaging nasira o nabuta sa Gabion Dike na nakatayo sa barangay San Carlos sa itaas na bahagi na nabanggit na bayan. Dahilan upang mabilis na rumagasa ang tubig sa mga magkakanugnog na lugar ng San Carlos, Pinagsabangan at ilang pangkalapit na lugar. At 13 ng Nobyembre ng umaga, bagamat may kaunti pang tubig sa National Highway ng Pinagsabangan, nadaraanan na ito ng mga sasakyan. Ang mga evacuees, ayon sa MDR-RMO, ay nagsimula na rin magbalikan sa kanikanilang mga tahanan. Pinagpapasalamat ang nasabing bayan na bagamat sunod-sunod na ang mga nararanasang pagsubok, ay wala namang naitalang nasawi o lubang nasugatan sa nagdaang bagyong Ulysses. Anila, ano man ang pagdaanan ay paulit-ulit rin silang aahon at magpapatuloy na haharap sa hamon ng panahon. Naging katuwang naman ng MDR-RMO Nauhan ang mga grupo ng Nauhan PNP, PNP Regional Mobile Force Battalion na naglaan ng sasakyan upang maitawid ang na-stranded Halcon React, barangay officials at iba pang konsernadong individual. Sa ibang balita, nasa MGCQ pa rin ang lungsod ng Calapan at nananatili pa rin ang pagpapatupad ng health protocols kasabay ng pagluluwag sa ilan pang panuntunan. Dito, iminumungkahi na pahintulutan ang dalawang pasahero sa tricycle sa lungsod bilang tugon sa karaingan ng mga mananakay at mga tricycle drivers. Nagbabalik si Jake Viray.
hanggang sa kasalukuyan na nanatili pa rin ang lungsod ng Calapan sa ilalim ng Modified General Community Quarantine o MGCQ, kung saan ay inaasahan pa rin ang pagpapatupad ng mga health protocols lalo na sa mga pampublikong transportasyon. Sa lungsod ng Calapan, kung saan ay tricycle ang pangunahing sasakyang pampubliko, ipinatutupad ang isang pasahero lamang may acetate o plastic barrier sa pagitan ng driver at pasahero at nananatili sa dating halaga ang pamasahe habang dapat ay naka-face mask, gloves at maayos na uniforme ang driver. Kasabay nito, binawasan rin ang araw na maaaring mamasada ang mga ito. Sa number coding scheme, bawat isang may hawak ng franchise ay maaari lamang makabiyahe ng 4 beses sa isang linggo. Ngayong nagluluwag na ang pinaiiral na kwarantina at bukas na rin halos lahat ng mga establishmento, maraming mga mananakay ang dumaraing sa hirap na makasakay lalo na sa mga rutang may kalayuan sa kabayanan. Dumaraing din naman ang mga driver dahil sa iisang pasahero, sa dating pasahe at hindi makapasada sa araw-araw. Apektado rin ang kanilang kita, lalo na ngayon nagmahal na halos lahat ng presyo ng mga pangunahing bilihin at pyesa ng motorsiklo. Sa panayam ng Newsline kay City Mayor Arnon Panaligan, nauunawaan niya ang kalagayan na ito ng mga mananakay at tricycle drivers at operators. Kaya naman hinilingnaan niya sa sanggunian panlungsod na magpasa ng kukulang ordinansa o dili kaya amendahan ang naunang batas na magbibigay pahintulot na magsakay na ng 2 pasahero sa isang tricycle. Isa sa loob at isang angkas na nasa likod ng tricycle driver. Well, pinirpost ko sa sanggunian yun na kumare ay payagan na isa ay nasa loob, isa ay nakaangkas. So, 2. Para unang-una ay makatulong sa mga tricycle drivers. Pangalawa ay mas mapadali ang transportasyon. Ano? Kasi ang hirap mag-antay ng tricycle. Kung isa na talaga ang pasahero, mag-antay ka talaga ng bakante. So, ito yung sinabi ko sa sanggunian panglungsod, na kanilang ipasa ang kukulang ordinansa para mapayagan. Pero again, lahat ng yan ay kailangan ay sang-ayon sa IATF regulation. Ayon naman kay Sangguniang ang Panlungsod Committee Chairman on Public Transportation, Councilor Ronald Liliachon, nakahain na ito sa konseho. Mahalaga lamang ay ang masusing mabalangkas ang naturang batas na naaayon sa itinatakda ng Interagency Task Force o IATF. Antabayan na lang niya na mailabas ang kautusan upang maipatupad na ang mungkahing gawing 2 ang pasaherong maaaring isakay sa tricycle sa lungsod ng Calapan. Isang babae ang nagreklamo hinggil sa pambablockmail umano ng isang lalaki sa social media na nakatanggap ng kanyang mga maselang larawan. Naaresto sa entrapment operation ang suspect na tumanggap ng pera mula sa biktima at itinuro ang nag-utos sa kanyang kunin ito na napag-alamang mismong nobya pala ng babae. Ang detalye sa balita ni Mel Francisco. Arestado ang 2 lalaki sa entrapment operation na ikinasa ng Regional Anti-Cybercrime Unit MIMA Ropa at Pinamalayan Municipal Police Station matapos ereklamo ng extortion ng isang 21-anyos na babae sa 1 Nobyembre sa Barangay Santo Niño, Bayan ng Pinamalayan. Ayon sa pulisya, lumapit ang babae sa guro nito upang isumbong ang pamba-blackmail at paghingi ng pera ng isang lalaki na pinadalhan niya ng mga malaswang larawan sa social media. Lumapit naman ang guro sa mga otoridad na kaagad nagplano ng entrapment laban sa suspect sa panguna ni Raco MIMA Ropa Chief Police Lieutenant Colonel Joseph Talento at Pinamalayan Municipal Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Anthony Ramos. Walang malay ang 34-anyos na suspect, isang tricycle driver, na napapalibutan na siya ng mga pulis ng kunin ang perang ipinadala ng biktima at kaagad siyang inaresto matapos maaktuhan ang pagtanggap ng pera. Todo tanggi naman ang lalaki at sinabing inutusan lamang siyang kunin ito. Kalaunan, itinuro nito ang umano'y utak sa ginawang pamba-blackmail na pinuntahan ng pulisya kasama ang biktima sa bayan ng Socorro. Dito na nabigla ang babae sapagkat ang tinutukoy palang utak sa extortion ay ang kanya mismong 23-anyos na nobyo na gumagamit ng fake account sa social media. Napag-alaman na magkaibigan ng 2 lalaki at parehong residente ng Barangay Katiningan, Socorro. Dinala sa Pinamalayan Municipal Police Station ang 2, ngunit tumanggi ng magsampa ng kaso ang biktima dahil labag umano ito sa kanilang reliyon kung saan miyembro rin ang mga suspect.
Ganunpaman, ayon kay RACO Chief Lieutenant Colonel Talento, sila na magsasampa ng patong-patong na kaso sa mga suspect dahil sa paglabag sa Anti-Cyber Crime Law, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nanawagan na rin ng RACO ni Maropa sa iba pang posibleng na biktima ng suspect sa social media na may pangalang Leonard Khalifa, na lumapit at makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sa Camp Efigenio Navarro, Calapan City o sa kanilang social media page o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sinumang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Bumaba ang inflation rate sa buwan ng Oktubre sa 3.0% kumpara noong nagdaang buwan ng Setyembre na nasa 3.2%. Na nangangahulugan ng pagbabari ng presyo ng produkto o serbisyo noong naturang buwan. Magbabalita si Jao Maronilla. Bumaba ang inflation rate o presyo ng bilihin at serbisyo sa Mimaropa base sa inilabas na October 2020 inflation rate ng Philippine Statistics Authority Mimaropa. Base sa datos, bumaba ito sa 3.0% para sa buwan ng Oktubre kumpara noong nagdaang buwan na Setyembre na nasa 3.2%. Ayon sa PSE Mimaropa, ang inflation rate ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa loob ng espesipikong panahon. Pagtaas ng inflation rate, pagtaas ng presyo ng bilihin at pagbaba ng halaga ng mabibili ng piso. Kabaliktaran naman ito ng deflation kung saan dito bumababa ang presyo ng bilihin o serbisyo. Kaugnay nito, bumaba rin ang purchasing power of peso o halaga ng piso na nasa 0.81% noong October 2019 at ngayon ay nasa 0.79% para sa buwan ng Oktubre ngayong taong 2020. Samantala, para sa bawat lalawigan, nangunguna ang Marinduque sa may pinakamataas na inflation rate na nasa 6.7%. Pangalawa rito ang Occidental Mindoro sa 4.0%, Romblon sa 2.9%, Oriental Mindoro sa 2.3%, at panghuli naman dito ang Palawan sa 2.2%. Isang estudyante mula sa Pambisan Bako ang nag-aaral sa isang kubo sa tabi ng bangka matapos mawala ng kuryente sa kanilang lugar dahil sa bagyong Quinta. Ang kanyang munting kwento ng pagsisikap na harapin ang hamon ng distance learning ihahatid ni Mel Francisco. Hamon sa bawat mag-aaral ang distance learning, ngunit sa hangaring makapagtapos, kahit mahirap ang mag-aaral ng walang physical na pagtuturo mula sa mga guro, maraming estudyante ang nagtitiyaga na unawain at sagutan ang kanilang learning modules. Tulad ng estudyante ng Oriental Mindoro National High School na si Tricia May Tejones, residente ng barangay Pambisan Bako, matapos ang pananalasa ng bagyong Quinta sa lalawigan, sa kubo na nasa tabi ng bangka nag-aaral si Tricia habang nakaharap sa dagat. Aniya, dahil sa kawalan ng kuryente dulot ng bagyo, madilim at mainit sa loob ng bahay nila. Kaya malaking tulong ang kubo na ginawa ng kanyang mga kapatid upang komportable pa rin siyang makapag-aral. Kakaibaan niya ang hatid na positive vibes ng karagatan. Mga kuya ko po, ano kasi po dito po itong wala po sila matambayan kasi po nasira nga po yung kubo doon. Ayun po, gumawa po sila dito ng kubo para po may matambayan sila pag naglalaro. Ito po ako nagsagot kasi po mahangin. Bagos po payapa.
Masigasig si Tricia sa paggawa ng kanyang modules kung saan tumatawid ng dagat sakay ng bangka ang kanyang nanay upang maghatid at kumuha ng panibagong module sa paaralan para sa estudyante. Bagamat mahirap na walang guro na physical na nagtuturo sa kanyang harapan araw-araw, ginagawa pa rin niya ng maaga ang mga aralin dahil napakahirap aniyang maghabol ng oras. Mahalaga po yung oras, tsaka po yung araw kasi po kapag po kasi deadline na mahirap ng paspasin po. Isa lamang si Tricia sa mga libo-libong mag-aaral na hinaharap ang hamon ng distance learning. Ngunit mapalad pa rin siya na sa kabila ng nagdaang bagyo ay maayos pa rin ang kanyang mga aralin kumpara sa mga estudyante ng mga binahang lugar na hindi nagawang iligtas ang kanilang mga modules. Bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga mangingisda sa Barangay San Jose Nauhan na bahagi ng mga grocery package, ang CIDG upang maibsan ang hirap na pinagdadaanan ng mga residente dito. Ang iba pang detalye sa report ni Jao Marinilla. Para makapagbahagi sa mga lubos na nasalanta noong mga nakaraang pagbagyo, nagsagwa ng Community Immersion and Delivery of Good Governance ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa mga mangingisda ng Bayan ng Nauhan noong Miyerkules, 11 ng Nobyembre. Dito na mahagi ang grupo sa pangunguna ni Police Colonel Adonis Guzman ng Regional Chief CIDG RFU Mimaropa at Police Major Marlon Mayuda ng CIDG PFU Oriental Mindoro sa mga mangingisda ng Barangay San Jose Nauhan, kung saan umabot sa 70 pamilya ang nakatanggap ng mga grocery package na inaasang makakatulong para sa pang-araw-araw na makakain ng mga pamilyang benepisyaryo. Salamat po sir. Salamat po sa binigay ng CIDG Mimaropa. Maraming salamat sa lahat ng tumulong. Samantala, ayon sa CIDG, mula sa sariling bulsa ng mga kasapi ng kanilang tanggapan ang ginamit para sa naturang community service. Layunin nito ang makapagbigay ng tulong lalo na sa mga lubos na naapektuhan bunsod ng mga nakaraang pagbagyo. Naging pagkakataon na rin ito sa CIDG upang ipahatid ang serbisyong ibinibigay ng kanilang ahensya at nag-iwan ng mensahe na maaari silang takbuhan kung sakaling nangangailangan sila ng police assistance o mga sumbong na nais nilang ipahatid sa pulisya. So, ang target po natin na plastic dito is 7 feet. So, sinama na po natin ang nabulwang. Pagtagal nyo na lang po ang aming tulong para sa inyo na kahit pa paano ay sana nga makatulong po sa inyo. Although ang nalaman po natin yung mga bangka po talagang nasira sa inyo, sa kwan na siguro yun, sa ibang ahensya na po yun na kwan magtutulong sa inyo. Dahil sa pandemyang COVID-19, marami sa ngayon ang naghahanap ng kanilang pagkakakitaan. Kabilang na dito ang mga kababaihan na kung saan ang kanilang mga asawa ay nawalan ng trabaho. Bilang tulong sa kanilang sektor, gumawa si Local Council of Women Chairperson Epsika Bandelo ng isang livelihood assistance para sa mga ito. Ang detalye alamin natin sa ulat ni Jacqueline Ical. Dulot ng pandemyang COVID-19, maraming Mindoreño ang naghahanap ng pagkakakitaan sa panahon ngayon. Kabilang na dito ang mga kababaihan na kung saan ang kanilang mga asawa ay nawalan ng trabaho. Isa ito sa mga problemang kinahaharap ng kanilang sektor. Bilang tulong ni Chairperson, Local Council of Women, FC Cabaudelo, gumawa siya ng inisyatibo upang matulungan ang mga kababaihan sa kanilang paghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtitinapa at paggawa ng mga face mask. Ang problema po ng mga kababaihan ngayon ay yung katulad ng nasabi ni Madam Nanet na yun na nga, yung mga lalaki o mga sa asawa nila, mga nawala ng trabaho. So ang ginagawa lang naman na tumigil lang tayo dahil nawalan tayo ng trabaho. So ang ginagawa ng mga kababaihan ngayon ay tumulong at gumawa ng at nag-isip na kung ano ang pwede nilang pagkakitaan. Katulad ng nangyari sa Barangay Balite sa amin na kami ay gumawa ng tinapa para may benta ng bawat babae sa kami ang nagbebenta ng gumagawa kami ng face mask. So nananahi sila, binebenta namin kahit everywhere. Sa ganitong paraan,
mayroong dagdag kita ang mga ito sa mahabang panahong krisis ng pandemya. Katuwang ang Rotary Club of Downtown Calapan, nagbibigay sila ng mga livelihood assistance upang higit na mapaganda at mapaunlad ang mga kabuhayan ng mga sektor ng kababaihan. Nagpapasalamat rin si Chairperson Local Council of Women Bandelo sa lokal na pamahalaan ng Calapan sa pag-agapay sa inisyatibong programang ito. Meron naman. Kasi katulad ng Rotary, naging kaagapay namin mga kababaihan ang Rotary. Sila yung tumutulong sa amin kung paano namin mapapaganda na naiisaayos ang aming products. Katulad nga ng pinakanya. Sila ang tumutulong sa amin. Karamihan aniya sa kanilang tinutulungan ay mga kababaihan na nakatira sa mga coastal area. Kaya naman tiniyak rin niya na sama-sama at hindi matatapos ang kanilang pagtulong sa sektor ng mga ito. Gayun din ang magbigay ng kaalaman at puhunan sa mga kababaihang Kalapeño. Hindi naging hadlang ang nakaraang kalamidad at ang banta ng pandemya upang isagawa ng Rotary Club of Downtown Calapan ang kanilang 39th induction kung saan ay patunay anila ito na magpapatuloy ang kanilang samahan sa pagbibigay serbisyo para sa komunidad ng Oriental Mindoro. Silipin natin ang mga naging kaganapan sa report ni Jake Viray. Higit na paglilingkod sa komunidad at sa kapwa, lalo na ngayong panahon ng pandemya at kalamidad. Ito ang layunin nagsisilbi ngayong gabay ng mga bagong opisyales ng Rotary Club of Downtown Calapan sa katatapos lamang na 39th induction and turnover ceremonies ikapito ng Nobyembre taong 2020. Formal ng ipinasa ni Champion President Christopher Arthur Alberto ang RCDC Bell and Gavel kay incoming Transforming President Lisa Cochico Acob bilang bagong mamumuno sa organisasyon. Pasasalamat ang naging laman ng mensahe ni President Alberto sa kanyang mga kasamahan na sumuporta at naging bahagi ng kanilang isang taong matagumpay na paglilingkod sa pamayanan bilang mga Rotarian. Pinangunahan ni District Governor Renato Rey Atienza sa pamamagitan ng virtual streaming ang panunumpa ng bagong presidente kung saan ay sinundan ito ng pagtatalaga ng mga bagong opisyalis ng grupo. Si Assistant Governor Larry Susara naman ang nanguna sa panunumpa ng mga bagong miyembro o mga baby Rotarians. Sa mensahe ni RCDC Transforming President Acob, sinabi nito na isa itong bagong hamon sa napanggit na samahan. Ganun pa man positibo siya na sa tulong ng mga Rotarians at sa layunin ng kanilang organisasyon ay maisasakatuparan nila ang mga proyektong tunay na maghahatid ng tulong, malasakit at pagbabago sa komunidad. Inaasahan niya ang patuloy ng pagkakaisa, malasakit sa komunidad at ang higit na paglilingkod ng mga miyembro sa mga nakalinya ng mga programa at proyekto ng Rotary Club of Downtown Calapan. Samantala, personal ring dumalo sa naturang okasyon si Governor Yumerlito Dulor na isa ring Rotarian. Kinilala niya ang kontribusyon ng naturang grupo sa lalawigan at sinabing patuloy niyang inaasahang maging kaagapay ang RCDC sa higit pang pagpapaunlad ng lalawigan. Maaari nyo rin po kami ng panood sa YouTube. Type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At iyan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa buong isang linggo. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.